Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, ayan, welcome back ulit sa akin channel at welcome back din sa akin sa pagbibigay ko sa inyo ng review reaction dito sa kaganapan ng Descendants of the Sun. So, yun nga guys, dahil naputol nga ang episode na ito nung March, so yun nga, ngayon ay nagpatuloy na. So, yun nga, sa nakaraan ay nilindol nga itong Ordan ng napakalakas habang paalis sila si Doc Maxine papunta ng Manila na. So yun na nga, nung nakita nila na nililindol nga itong Ordan ay yun nga, bumalik sila guys. So yun na nga, pagdating nila doon ni Doc Maxine ay nakita nga nila yung maraming sugatan, maraming napinsala. So yun na nga guys, itong ama ni B-Boy at itong manager ng tunnel na si Manglito ay naipit doon sa ilalim ng tunnel. Samantala itong kasama ni Doc Maxine na si Doc Ralph, ayun nga, ganun pala ang, ganun pala ang nararamdaman ng isang doktor kapag namatayan ng pasyente, guys. Yun nga, kitang-kita talaga sa reaction ni Doc Ralph na grabe ang kanyang emosyon na siya ay namatayan ng isang pasyente, guys. So, ganun pala ang nararamdaman ng isang doktor. So, yun nga, guys, grabe ang episode ngayon dahil napaka-emotional ang pangyayari dahil nga dito sa doktor na si Doc Ralph, dahil gustong-gusto niya sanang magligtas ng buhay. Yun na nga, sabi ni Doc Maxine ay part yan ng kanilang trabaho na minsan ay mamatayan din ng pasyente dahil ganun din ang naranasan ni Doc Maxine noon nung siya pa daw ay bago pa lang sa serbisyo bilang doktor. So yun na nga guys, itong si Captain Lucas ay nabalitaan nga doon sa Maynila na nilindol nga itong Ordan. So, yun nga, pinadala siya ulit ng general doon sa Ordan. So, yun nga, nung kasagsagan na ginamot nila Maxine yung mga pasyente, ay dumating nga itong dalawa, si Lucas at si Sergeant Diego. So, yun nga guys, samantala doon sa tunnel ay nandoon sila Captain Lucas, dumating naman itong manager na yung nag-ooperate ng smuggle ng mga brilyante, guys. So yun na nga, napaka-astig talaga to, napakasiga. So, yun na nga, hindi nga siya hindi siya umobra kay Captain Lucas. At yun nga, napaalis niya itong siga na itong manager na ito. Palibasa, may ginawang hindi maganda dahil yung brilyante na dala niya nung hindi pa lumindol ay naiwan niya doon sa ilalim ng tunnel. So yun na nga guys. Samantala, itong si Doc Maxine ay binigyan ng pasyente niya ng ng kakilala niya na trabahador doon sa tunnel, binigyan siya ng isang safety shoes. Yun na guys, yung nakikita natin na inayos niya yung ni Captain Lucas yung sapatos ni Doc Maxine. Yun pala, yung binigay pala yun na safety shoes ng trabahador ng tunnel. So yun na nga guys, akala ko pa naman noon ay yung safety shoes na yun ay kay Maxine. Yun pala ay binigay pala yun na trabahador ng tunnel. Gumaganda na talaga ang kaganapan nito. At yun nga, salamat sa panonood sa akin ngayon at na-miss ko to . So yun na guys, thank you for watching. And kung bago ka sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell para updated ka sa susunod kong mga video. Thank you guys and see you on my next video. Bye-bye!